still, nasa pandemic pa rin tayo, but medyo nakakapag-adjust-adjust na tayo, and some of us nasanay na dito sa new normal natin. And this is just a random thought that I want to share with you guys. I had this experience few days ago. Naisip ko na baka hindi lang siya yung nakaka-experience nito, but tayo din na may kanya-kanyang pinagdadaanan. Before I continue, I just want to say that kung ano man yung situation natin ngayon, malalagpasan din natin yan, kasi although ito yung pinaka-worst na situation na pinagdaanan natin, but I know na malalagpasan pa rin natin. And for those people na medyo may pinagdadaanan ngayon, dahil hindi naman lahat niya is makakope dito sa situation natin, tandaan nyo guys na there's nothing to be ashamed of kung medyo nawala ka man sa circulation or kung medyo nahirapan ka ngayon sa mga financially. Pero isipin mo na how amazing you are bago nagkaroon ng pandemic. You hustle a lot and you're very hardworking. It so happened siguro na ngayong gantong may pandemic is hindi umaayon yung situation sa atin. And it's just normal kasi even yung mga mayayaman na tao is nakakaranas ng financial difficulties in this time of pandemic. So, wag mong isipin na ikaw lang. There's a lot of businesses na nag-close and na-bankrupt dahil nga sa pandemic. So, kung ikaw is just an ordinary employee na nawala ng trabaho because of this pandemic, don't feel bad about yourself. Alam mo sa sarili mo na may kakayahan ka, and napatunayan mo na yan ilang beses. Wag kang mahiya kung sa ngayon is medyo kapos ka and nawawala ka sa circulation, hindi ka na gano'n nakakapunta sa mga place na dati mong pinupuntahan, or hindi mo na namimit yung mga friends mo dahil wala kang budget. It's okay. Things will be okay, lalo na ngayon bumabalik na sa normal na situation paunti-unti. I mean, just calm down. Kasi ang pinaka-importante ngayon is you are still surviving and you are healthy and you're fighting this pandemic, diba? With your body. Yan ang importante more than anything else. Yung may natutulugan ka na maayos and you have enough meal for the day. You have breakfast in the morning. And kahit papano is may maliit ka na income. That's more than enough. Kasi mahirap din i-push natin yung gusto natin in this time of pandemic. Baka sa kagustuhan natin na makabalik sa circulation is yung maapektuhan naman is yung health natin. So, pinaka-importante sa ngayon is healthy ka. Huwag mong iisipin na medyo napag-iwanan ka dahil yung iba is nakahanap agad ng panibagong work. Diba? You can do it. Huwag kang mahiya kung nasang situation ka man ng buhay mo ngayon. It's just a random thought kasi story time lang. So nakita ko yung isang kakilala ko and parang umiwas siya, I don't know. Dati naman is yung parang nasa circulation siya, yung medyo okay yung looks niya. Siguro naisip niya ngayon na nahiya siya dahil baka nagkakaroon siya ng financial difficulties. So I just wanna share guys, kung ano man yung napagdadaanan nyo ngayon, ang pinaka-importante is you are surviving. Make yourself healthy. Diba? Be grateful kung ano man yung meron ka. Okay lang guys, that's all about it. This is just a short random video. I'll see you guys on my next video. Much love, peace, and